Little did they know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Listen as we jettison beyond your senses. Heavens to Murgatroyd, we deploy the blessings. The best things in life will need investments. Rest retired eyes to realize that these suggestions become as ill-advised. At the moment of truth, it's absolutely necessary. When in search for your roots, we make moves. Yo! Flip top, Bwelta Balentong 2. Grabe to event na to. Maraming salamat sa 2,000 higit na pumunta dito, nakapagsiksikan, nag-test dito, napawisan. Sumusuporta ka tulay sa Flip Top. Salamat sa kooperasyon niyo lahat. Salamat sa mga nagbayad at pinayagan na lang hindi magbayad yung mga hindi na kumasya sa venue. Laking bagay yun, laking tuloy yun sa amin. Ito, Isabuhay 2015. Ay hindi pala Isabuhay yung laban na to. Pero sa kanan ko, galing pang Pampanga para sa inyo. Lalo yung labagay para sa inyo. Puta kina mo, puta kasi kung segundo, puta kamino minuto, puta araw-araw, puta linggo-linggo, puta ka buwan-buwan, puta ka taon-taon, at hanggang buhay ka, puta ka ayun na yun. Bakit kay Sir Alvin, kay Ma'am Michelle sa Whipcops Team Manila, kay Silver, kay Sir Benji, kay Sir Vince, sino ba ba? Copyright tsaka Rep Dode, yun lang. Dito si Inyo! Sa kaliwa, kilalin niyo na rin! Mag-ingay para kay Frooz! Ikaw ay hinihila pabalik na kahapon, kaya hanggang ngayon ikaw ay di pa makabangon. Pakiramdam mo ba'y wala ng pagkakataon? Harapin ang mga dagok at hampas ng mga alo. Buhay ng batay sa... Yo, shoutouts kay Russell Gonzalez, The Greenhouse, kay Ese, kay Cheng, kay Chukoy, kay Raymar ng ano, ay happy birthday kay Lil Nice, kay Tisoy, kay John Balesteros, kay Icon Lim, kay Joker Kabuat, at saka kay Carl. Yan lang. Nanalo si Frooz ng coin toss. Pinili niya mauna si Sinio. Hindi ito aparte na sa Buhay Tournament. Pahigan natin. Enjoy lang tayo sa battle na ito. Unang barat kay Sinio. Dinig ba? Yo! Gusto ko munang check-upin si Frooz bago ito umpisahan. Wala naman yung brief sa harapan. Mukhang di naman to si Batman. Pero siya daw si Snoop Dogg. Tangi na, Snoop Dogg yung itsura, ganyan. Gago, mukha kang busing yan. Kaya ito na ang iyong katapusan. Frustrated homicide! Linya para sa inyong magkagrupo. Parang voltage 5 lang. Mahina pag di buo. Kaya sigurado 5 votes na to. Sabi ko, parang voltage 5 lang. Mahina pag di buo. Sa voltage 5, pag ang L inalis mo, 5 votes na sigurado. Oo! Totoo! Maraming gustong magbigay ng info tungkol sa'yo. Pero wala akong kinuha miski isa. Di ko balak halungkatin yung buhay mo. Wala akong planong kumalkal ng basura. Pero bakit nga ba may basura dito? Walang nakakuha. Sabi ko, bakit ba may basura pa dito? Wala na namang nakakuha. Paano? Magbabars ka. Tapos magagalit ka sa crowd pag di nila naintindihan. Speaker ka, listener sila, alam mong trabaho mong ipaintindihan. Di ko sinasabing slow yung crowd. Yung sa akin lang naman, bakit kailangan mo pang ipaliwanag ang isang bagay ng komplikado kung may simpleng paraan? Yan ang aking dahilan kung bakit pag ako nag-i-spit, may kababawan. Di kasi ako malalim magsalita, yung pinapalalim ko, yung kahulugan. Kaya naman, yung double meaning mo, meaningless ulul. Pag ako nagbitaw ng line, di man double meaning, pero yung meaning, meaningful. Ulol. Oo, komedyante ako. And I'm proud of it. Kahit na marami dito ang tingin sa Joker, maliit. Pag mahina ang lines at predictable, bakit laging jokes lang ang naiipit?
Bakit? Ang jokes ba di na pwedeng maging bars at ang bars di na pwedeng maging generic? You're such a pathetic! Nagbabars ka? Pwes hindi mo yan kinalamang. Insulto pa nga sa'yo yun, mangmang. Kasi isipin mo na lang, paano mo yan ipagyayabang kung total IQ mong ginamit sa battle na to, sense of humor ko pa lang. Timang, tonight will be the big fight of your life. So shoutouts to your wife. Kasi nakakapagtaka kung paano nagka-love life. Yamukha mong bantag life. Puro ka kasi gangsta for life. Tingnan nyo naman yung pormahan pang walang hiya. Pang walang hiya. Mga gangster daw sila eh. Pero pag tinignan mo yung itsura, pang K-pop. K-pop pangit ng mukha. Di ka ba nahihiya? O di ka ba marunong manalamin? Ganito itsura ng mga siga sa amin. Di na may itsura, parang walang magandang gagawin. Talagang pantigasin. Yung tipong buhay pa rin kahit ilang beses mong pagsasaksakin. Kaya alam na namin na yung pagiging Snoop mo, Lion. Baka ang ibig mong sabihin, Snoopy. Proud na maging aso, tutang sunod-sunuran ka lang naman, homie. Kaya yung pagiging Snoop mo, bilang gangster, halatang D.O.G. Pero O.M.G. O.M.G. Sabi mo nung laban yun ni Price Tag, duduraan kita ng plema, ihian kita sa ulo, tatayian kita sa muka. Sabay sigaw ng that's gangsta! Tang ina ka, sa tingin mo ba gawain yun ng real G? Sa tingin mo ba gawain yun ng real G? That's not gangsta, motherfucker. That's dirty! Yo, 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 yo! Yung mga sinasabi mo, pre, wala pa rin dating. That's not dirty! That's disgusting! At saka sa lahat ng joke na sinabi mo, sa lang ang masasabi ko, pre, eh din eh. Medyante pala to eh. Yo! Kuya Sinio, kamusta? Huwag ka mag-alala. Di ko titirahin pagiging joker mo sa baraha yung nayakin tinitiyak. At wala rin magaganap na paninindak pagkat nung ikay nagpaliwanag tungkol sa pag-expose ng estilo mong wak, para kang iiyak! Iyak! Tapos ipinangalandakan mo para dito sa liga, ikaw ang joking na bigatin. Tarantado! Wala joking na iyakin! Nabasa ko pag umiyak to, ha. Tulad ng laban nyo ni Atlas, namumugto na yung mata niya sa kakasori. Yung battle tuloy, nakakaboring. Komedyanteng nagdrama, napaka-corny. Kaya hindi tagumpay ang nakasabay mo umuwi, kundi hand sign ni Madam Cory. Mag-a-isa. Yan ang team song ng mga haters mong sikat. Pinagkakaisahan ka dahil sa attitude mong bad asar sa'yo pati hari ng rebat. Oportunistang patpat na atat, tumapat ka agad sa mga MC'ng mabigat. Wala namang masama doon. Kaso, kasabay na pangangarap mo ng mataas, masyado rin tumaas ang iyong paglipad. Kaya ngayon, paiiraling ko na ugaling Pinoy ko upang tulungan ka lang, Kuya Sinio. Para pagkatapos ito, tuluyan ng gumaling yung aerocephalus mo. Magpapakalimango na ako, pero ibahin mo ko ako yung tipo ng alimango na malupit. Bakit? Kasi di lang kita ihilahin sa baba, ibabalibag pa kita sa lupa nang maging down to earth ka na ulit. Pero maiba tayo. Totoo po ang sinasabi ni Kuya Sinio. Talagang siya'y nagwe-weights. Talagang yung abs niya, di lang six packs. Totoong umi-eight. At para di na sila magtaka, sasabihin ko na kung ba't payat ka pa rin. Kasi putang ina, gym ka nga ng gym, di ka naman nagkakakain. Sawa na raw kasi sa gawain bahay. Ayaw na maglinis, maglaba, magugas ng pinggan, lambot na ang dating tigas. At ang pinakaayaw niya raw sa lahat ay ang magsaing, literal na nagtampo sa bigas. Prinsipe ng rebat, rebattle,
Tangina ka, angkin ka ng angkin, alam mo ba ibig sabihin ng salitang yun? Kung rebat ang usapan, para kasi plankton. Kasi ang tagal mo nang sinusubukan, di mo pa rin nakukuha yung formula hanggang ngayon. Paano ko nasabi? Because simply creating new ideas of your opponent's own bars isn't necessarily doing a rebuttal. You have to deny his accusation for it to be a real rebuttal. Ano kaya sinyo? Gets mo? Sa paraang ginawa ko, halata doon di mo nakuha aking mensahe. Para simple, ganito na lang. Kung rebat ang usapan, wala kang karapatan maging prinsipe. Che. Oh, sige, prinsipe. Mag-rebat ka. Yung style mo lang, ha? Yung ginagawa mo lang dati, para may mapatunayan ka sa kanila. Mapatunayan mong di ka talaga marunong umintindi. Kaya, you whack ass ay kailangan ng umatras. Gamitin mo na yung lumang bus. Cause you still don't have a chance. Sa battle na to, may ibang MC mang umangkas. Bawat linya ko'y unpredictable. Malapit enroll is taktong tumalon ng Utah Jazz. I will remain fantastic even without its last syllable. Kasi ako'y pantas. Mausay ka? Matalino, mabangis, mabangis man dis. Pwes ako ay mas. Parang watercolor lang versus Boysen. Cause I got the quality that you can trust. Time. Alas, Sinio, balikan natin. Nonyo. Aklas na naman. Try mo siyang i-battle tol. Nang naka-dreadlocks yung laban nyo mukhang alien versus predator. Di talaga ako marunong umintindi. Totoo naman. Katunayan nga, wala akong naintindihan. Ayoko na sanang sabihin to. Ay, naiyak ako eh. Ayoko na sanang sabihin to. Pero gusto ko na malaman nyo ang tunay na istorya. Kung bakit sa Dubai hindi kami nakapunta. Bago May 9, nandun na talaga kami sa Naiya. Kaso hinarang kami ng bomb squad dahil sa kanya. Dahil sa mukhang sabog ka at sa lakas pa ng putok niya. Sa pagpunta natin sa Dubai, ako na banned pa. Alam kasi nilang pagdating natin doon, bababuyin lang kita. Sayang, di natuloy yung event. Ako sanang naghari sa battle natin sa disyerto na parang si Gaara. Sabak soso! Pero bigla akong may naalala. Sir Arik, naalala mo yung sabi ng guard sa Naiya tungkol sa kanya? Alam mo sabi? Taya, hindi ka daw mukhang rapper. Mukha kang illegal recruiter. Sinio, 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 Sinio. Pero who cares? Oh, yung sa Dubai, promo lang dapat yung laban natin. Pero kung natuloy yun, isa lang ang aking sisiguraduhin na sa lahat ng battle mo, yun ang iyong dadamdamin. Yung tipong promo lang yun, pero mararamdaman mo na talo ka pa din. Kahit idaan mo pa sa panalangin. Kasi ngayong gabi, wala akong balak magpatalo. Sigurado, kung sino man makatapat ko, delikado. Lahat na makalaban ko, tablado. Kahit nakapikit to, asintado. Kaya simulan mo nang mataranta. Do, bli, ingat ka sa mga sasabihin mo. Kasi kahit di ko to home court, nagiging teritoryo ko, maapakan ko na yung tablado. Kaya from now on, di na to B-side. Call it sin zone, kaya isnab ka sa mga tao. At pak yung asak, maestro! Sinira mo buhay ko! Lahat ng nagme-message sa akin sa Facebook, di ko pa binubuksan yung message. Sinzone na kagad ako. Pero balik tayo sa'yo. Sabi mo dati sa battle mo, call center agent ka. Tapos tinanong kita, kung nag-college ka, putya, nung sumagot, umaksent pa. Sabi niya sa akin, oh, of course. Sabi niya sa akin, oh, of course. Nung tinanong ko, anong kinuha, di naman mapaliwanag kung anong course. Kaya tinanong ko na lang, anong year mo ba? Sagot sa akin, year of the horse. Tangina mo,
support syrup na horse? Tapos feeling celebrity. Gusto palagi sa battle na may mention. Pero matanong lang kita, alam mo yung mention? Gago, pag di mo magalaw asawa mo, panigurado, minimension! O kaya, pag malapalas yung bahay mo, tawag doon mention! Pero, alam kong wala kang mention. Kasi isa kang hampas lupang nilalang. Yung tipong wala nang makain, nakuha pang magyabang. Sa sobrang hirap mong hayop ka, di ka na poor. Tree ka lang. Kaya huwag kang magyabang na nag-champion ka. Kaya di na kita kayang abutin. Kasi kahit saan pa natin tignan, mas mukha pang malayo aking tingin kesa sa iyong narating. Kaya huwag mong sabihin na ika'y malalim. Kasi walang maniniwala dito. Kasi kahit saan pa natin tignan, mas mukha pang malalim mata ko kesa sa'yo. Kasi yung karir nito, parang pisngi niya. Lubog na. Tapos pag gumagawa ng mga lyrics, o kaya ba, pambattle na lyrics, bawat lyrics, sinasamahan niya ng puso. Pero sobrang wak. Bawat lyrics, sinasamahan niya ng puso, pero wala namang utak. Time. Tayo pa lo balat, Frooz, kaya natin oh. Hangin ang to. Yo! Ayon kay Kuya Sinio, ang pagsali daw ng ganga, isang kaduwagang, kasi kung talagang matapang ka daw, ay kaya mo lumaban ng mag-isa lang. Medyo may point ka naman. Ngunit hanggang saan ka dadali ng iyong katapangan kung mag-isa ka lang habang napakarami ng kalaban? Ang nais ko lang iparating, kaya may ganong klase ng samahan, kasi di lahat ng uri na pagsubok ay kakayanin ng isa. Sample! Sige nga! Kumuha ka nga na isang pirasong ting-teng, tapos magwalis ka! Taragis ka! Pero balita ko, nung high school ka, may sinalian kang gang. Kaso di ka nila tinanggap, di dahil sa ika'y panggap, kundi dahil sa ayaw mo maghirap at pagpunta mo sa kanilang hideout. Sa lawal mo'y agad dinubad at biglang tumuwad, pagkat gusto niya pala sarap! What the fuck? Kaya pala panay ka half day. 75 lang tuloy grade mo. Inuuna kasing lumandi! Panis ka pala sa akin eh. You know what happened to me? Sa kaka-counter strike ko, once a week lang ako pumapasok, pero grade ko, 750! Finally! Finally, nagkaharap din tayo. Alam mo bang malaki na ang atraso mo dito sa liga na muling bumuhay ng hip-hop sa Pinas? Paano, kinikekoy mo masyado tulad ng paggamit mo bilang intro ng kantang hindi naman sa'yo? Hindi flip shop to, ungas! Enigma, simulat sa pool mo ang nagkamali ata ito na pinasukang pinto. Kapirasong clay na gustong may pagmatigasan sa barang ginto. At kung sasabihin mo sa sobrang hot mo, yung clay titigas at yung ginto matutunaw. Huwag kang assuming gago, cause I'm way too hot. Pagkat lagnat lang yung init mo, global warming ako. Kitams Kuya Sinio, di ka talaga maaaring iambing sa akin. Ang kalidad ko'y subok na. Utak mo, aking maikukumpara sa swelas ng sapatos mo, kasi pudpud na. Pudpud na, ano may pambura ng ginamit ng batang mata ko sa typo. Kung may atitira pa dyan, micro, at syak paubos na rin yan, parang lahi ng rhino. Ika'y psycho, kaya wala nang gamot yung katangan at taglay mo, kaya simulan mo na maglaylo, pagkat mapapaya ka lang, parang pinagsigawan mong albino si Zaito. Change topic. One time nagchat sa akin to, sabi niya, ang pangit ko daw. Sabi ko, huwag ka magbiro, tangina ka. Maya-maya, bigla ako natawa. Reply ba naman niya? Frooz, joke lang. Biro, joke, pares lang yun, tanga! Putang ina to, prinovoke ako. Puta, provoke. P-R-O-V-O-K-E. Provoke. Oh, baka sabihin mo, kumukuya Jobert ang puta. Siya po pa! Please, don't say bad words. Huwag mo ko'y gaya sa'yo. Sa nipis neto, mas mukha sa'kin tong corpse na kung gumamit, mas madalas pa sa palagi. Of course, kaya ko patunayan. Sa katunayan, meron siyang sore eyes, cold sore, at sore throat. Yan ba, di addict? Eh puta, ang dami mong sores! At sabi... At sabi niya pa sa isa niyang wall post, di daw niya kailangan ng info, di daw siya tismoso maglaro. Di naman ako sigurado. Pero kung yun ay totoo, dalawa kayo ni Makati na naisang ko. Nyek!
Mapanlin lang lang ang peg. Kaya tuloy kayo sa kunwaring mabait na bileb. Di na ako magtataka kung may sasabihin ka masikip sa dibdebo, masakit marinig. Ikay sinungaling at ang impormasyong galing sa mga mapait na bibeg. Tagalog version ni Tupac. Ako laban sa buong daigdeg. Time! Tayo muling balat sa inyo, may ganado! Oh, sumali ako ng gang. At pinili ko talaga yung sarap. Kaya nga iniwan ko yung gang at sumali ako ng flip top. Sarap! Pasyensya na kayo. Kung yung round na to hindi ganun kabigat. Kung ginagawa ko si to, di ko alam kung anong uunahin, kung nakunin, yung ballpen ba o patahanin ng bagong silang kong anak. Pero hindi yung dahilan para ako ay bumagsak. Hindi ko ginagawang rason na ako'y nagka-baby. Bagkos siya inspirasyon na hindi ko na dapat pinaabot pa si Frooz ng round 3. Kasi sa lahat ng nakilala kong G, ikaw lang ang F. Sa lahat ng nakilala kong G, ikaw lang ang F. Kasi fuck you to. How ironic na frustrated homicide pangalan mo, pero pag nanakaw ang naging kaso. Frustrated homicide ang pangalan mo, pero pag nanakaw ang naging kaso. Frederico! Frederico, Frederico. Yan ang tunay niyang ngalan. AKA frustrated homicide, naging frus pa bago-bago ng imahe, di naman kayang panindigan. Paano ka pa magiging si Snoop Dogg, eh di ba askal ka lang, Patrick Jefferson, yung husband? Nagpapakaaso sa pangalan. Samantalang ang kalaban, iyatang nakalimutang natural lang nasa dugo, Kapampangan. Kung iyon namang pupunahin na wala kaming age, hindi yun kawalan sa aking pagiging rapper. Tandaan mo, hindi lang sa mga lover kahit sa battle, age doesn't matter. Age doesn't matter. Kaya turn off sa aking bar link itong pop-up blocker. Mas rider, black, utak ko'y pangkalawakan, malasyider. Rumaratrat ang aking flow, mala Iraq, black water. Tumingin ng angel, sumilip ng butas sa abutin nito sa akin ay black eye ang makikita. Sunod-sunod na punch, yes, sa matatanggap nito ay black out, kaya kuma. Kaya bad boy, magpaka good boy ka na. Blackjack, kunin ka na si Ana ni Lord, tangina mo ka. Kasi sa crazy family, itong black sheep, pa-black magic na sinipa. Meron kasing ugaling ahas. Black mamba. Hoy, nognog. Negrong sunog. Balugs. Di naman sa pagiging racist. Bad boy ka? O sige, ikaw na si Will Smith. Pero I am the man in black. ISIS terrorist. Kaya sure win na to. Kahit di na ata ako mag-rhyme. All 3 rounds is mine. Na parang nag 420 sign. Kaya Frooz, matanong nga kita yung seryoso. Di ba nakukornihan ka sa mga jokes ko? Pero pag naka-weed, lap trip naman ang gusto. De, ito bro, seryoso. Bakit sa dinami-dami ng pwede mong ikaligaya, sa tae pa? Shit ang saya! Tangina ka, ano bang meron sa taing kinatutuwa mo? O baka mamaya magribat to, sabihin sa akin, bakit meron bang taing mabait? E kung sabihin kong meron, edi pahiya ka ulit. Sige, bibigyan kita ng senaryong malupit. Kunwari may tae dyan, natapakan mo, sigurado ko ikaw ba yung galit. Narinig mo bang nagreklamo yung tae? Di ba? Narinig mo bang nagreklamo yung tae? Di ba hindi? Eh di good shit! Taing mabait! Thank you! May balat, Frooz, palgan natin! Yo! Yo! Round 3! Say goodbye sa mga weak mong lines at pang bitch mong style. Cause me, I can improve maski impromptu. Improvise! My skills don't lie, no need to hypnotize those people's eyes. Ang mga punches ko, malaking bow slice. Talagang classic to, parang skyline pigeon fly. Bit-bit kong rhymes, I synchronize for this weirdo child. Ako'y assassin na parating good vibes every single fight, my big surprise. So please, realize, even if you win tonight, I will still survive. Cause I'm here to kill, while you're just here to die.
Ika'y bad shit! Taeng walang modo. Ako'y di matching kaya imposibleng maisahan mo ko. Sa FB, waki pa ang photo. Nitong MC'ng forever happy lang ang moto. Outstanding na overrated kasi overacting lang mag-joke to. Ano? Galit kayo? Intindihin nyo naman kami. Dapat namin gawin to. Mag-asaran, magmuran, kuminsan personalan. Pero ito ang aming talento na taus-puso naming inaalay para sa kultura at para na rin sa inyo. Kaya thank you, Kuya Sinio. Ako'y down sa'yo, pati crowd na to. Kasi nakakapagpasaya ka ng mga tao. Talagang ako'y proud sa'yo. Pag may battle to, puno ang B-side o kahit out of town pa to. Tapos pwede magpapick dyan, tsaka magpa-autograph. At higit sa lahat, may clown kayo! At di ko nabibitinin pa. Malamang kanina pa kayo nagtatakaw ba't tinatawag kong kuya tong inayupak. Tanda lang na paggalang kasi nga, mas bata si Tito Aga kaysa kay Kuya Sinio Mulak. Corny ba pre? Baka pag tinanong kita ng simple yan, bibig mo mawala ng silbi yan. O sige, gagawin kitang testingan. Ang dapat mong isagot, oo o hindi lang. Hindi ka naman talaga matalino, di ba? Sagot! Aha! Buti na lang, tanga! Pero sabi nila, bibig mo daw asset mo. Pwes, yan yung asset na sumobra ng dalawang letra tapos kulang ng butas. O nag-buffering pa, asshole yan, ungas, kasi ang baw na lumalabas. Tulad nung nag-quadruple time ka, ta-ta-ta-ta-time. Feeling mo, you're so quick. Yan na ba ang usong trip kaya you don't eat? Kahit kailan di ako nabilib sa million-million mong YouTube hits kasi yung mga sinasabi mo parang baradong inidoro sa pampublikong paaralan. Cause it's full of shit! Ang saya, di ba? Time! Yo! FlipTop Bwelta Balentong 2! Dito pa rin sa B-side. Grabe yung laban na yun. Sinio vs. Frooz. Gusto ba best FlipTop para sa walang pareho? Shoutout sa nga pala, yung battle na to dapat gaganapin sa Dubai, pero syempre may tarantadong... Ayun. Tapos, ayun, grabe, parang nasa Dubai na rin tayo dahil sa init. Ang boto! Hindi naman to Isabuhay, pero ang boto, 3-2 para kay Sinio! Ayun, shoutout kay Frooz. Ang ganda ng battle. Thank you, salamat kay Enigma. Shoutouts pala doon kay Shilanet at kay Chinang Vancouver. Sa 075 Dagupenos, 075 Stars Love. Ang binoto ko si Sinio. First round tsaka second round, nakuha ni Sinio. Mas malakas, sapak. Tapos sa kabila, although malakas din pero setup, sapak. Pero kay Sinio, setup, sapak. Kaya round 1, 2, Sinio, tapos round 3 kay Frooz. Sinio. So, classic na battle na naman. Binoto ko all 3 rounds sa akin si Frooz. Sa akin mabigat naman yung ano, yung mga linya ni Sinio, no doubt. Pero kasi yung pagka-structure ni Frooz talaga ay yung malaking factor kung bakit ko siya ibinoto, dahil doon pa rin yung elemento ng rap, yung pagkaka-hold ano niya ng wordplay, pagkakatayin niya sa mga rhyme, yung bawat sukat ng yung angulo, kung ilang bari yung gagamitin niya. Ayun, yung kay Sinio kasi kalat siya. So, pero may mga suntok talaga. Pero kalat yung suntok, di mo alam kung saan tama o saan puputok yung jokes niya sa setup, di ba? Kaya yun, para sa akin, yung sa elemento lang talaga ng rap. Pero kay Sinio, no doubt, malapit yung ano, yung mga linya niya. Cruise ako rito, all three rounds. So, again, binoto ko si Sinio. Parang yung round 1 nila, para sa akin, draw yun, tay. Tapos sa round 2, doon ko binout si Sinio. Yung round 3 nila, tayo rin. Mahirap kasi, kumbaga, kung pwedeng draw lang. Pero kung kailangan mumili, lumamang sa akin si Sinio dahil may mga linya siya na sobrang maayos yung paggagawa. Hindi ko na maalala yung iba, hindi kasi ako nag-mistake. Pero yun, binabati ko pala si Kevin Milano, si Jimel, Kevin Rosario, si Mami J. Research World Manila.
kay Sinio versus Frooz, binoto ko si Frooz dahil para sa akin mas kumbaga ikukumpara na lang sa ano yung lines ni Sinio, yung rounds ni Sinio medyo kalat yung punchlines, tapos medyo parang naging paulit-ulit na lang para sa akin, yung parang alam mo ba yung ganito? Ayun yung ganyan, yung ganon. Parang masyado nang maraming ganon sa ano. Yung kay Frooz naman, medyo natalo siya ng isang round para sa akin, pero mas consistent kasi yung ginawa niya. So, para sa akin si Frooz. Pero, ang galing pareho. Yo, rapido. Shoutout nga pala kay Sir Alex Pereta, kay Sergeant Rosagas. Ang binoto ko si Sinio. Round 1 kay Sinio, round 2 kay Frooz, round 3 kay Sinio. Para sa akin kasi yung overall, mas ang ibabaw yung unpredictable jokes ni Sinio. Kumbaga, andoon pa rin eh. Hindi mo kuhulaan na bilang yung patawa niya, may patawa pa pala. Tapos, yung sa performance naman, mas nasigan ako kay Frooz. Kaya nga lang, may iba siyang punchline na hindi ko magat yung tao. Siguro sa by means of delivery lang, hindi lang talaga nag-catchy siya. Kaya overall ako kay Sinio.